Happy holidays mga investors! Sa video na to, i-discuss ko yung apat na kumpanya na sa tingin ko kailangan nyong tignan bago matapos ang taong 2023. And sa tingin ko, mayroong potential na mag-grow ang ating investment sa mga kumpanya na mababanggit natin dito. Kung gusto mong malaman kung ano-anong mga dahilan kung bakit ko nasabi to, stay ka lang, I'll show you how. Na ang first question na kailangan nating masagot, saang kategory ba ng stock na babagay ang PPC? Now, ayon kay Peter Lynch, may iba't ibang kategory ng stocks. Pero para sa akin, ito yung mahihalin tulad ko as a fast grower. Siguro ang iba sa inyo ay mag-disagree na itong company bakit nasa fast grower to. Pero tayo as an individual investor, may iba't iba tayong way kung paano natin tinitignan mga stocks. And para sa akin, dito siya nababagay. Ngayon, kung ito isang fast grower, kailangan muna niyang masagot yung mga tanong na nababagay as a fast grower stock. Ang unang tanong na kailangan masagot ng Price Corporation, let's investigate whether the product that's supposed to enrich the company is a major part of the company business. So meaning, yung kanilang ine-expand na product or services, ito yung magiging major contributor ng kanilang revenue segment. Now, as of 2022, majority na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa LPG business segment nila. 98.5% nagagaling dito. So nasa major check ang unang tanong. Pangalawang tanong, has a company duplicated its success in more than one city or town providing that expansion works? Now, ang Price Corporation, kilala ito sa Visayas at Mindanao at meron silang strong presence doon. Ang pinaka-business model nito pagdating sa LPG business segment nila, meron silang sales associate and also business center. Now, ang sales associate, ang pinaka-main focus nito ay mag-create or mag-provide ng new customer sa company. Now, ang business center naman, ito naman yung nagpo-provide sa mga remaining customers na nangangailangan ng new LPG and also another related pagdating sa LPG business. And also sa mga matataong lugar, meron silang 24/7 na open ang kanilang business center. Ito yung ginagawa nilang strategy. Now, late lang sila pumasok dito sa Luzon. So ngayon ang tanong, kaya ba nilang i-replicate yung kanilang business success sa Visayas at Mindanao? Now, ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, sa first half of 2023, ang market share ng Price Gas ay nasa 15.57%. So malaki yung kanilang in-improve sa kanilang market share. Last year, ang kanilang market share lamang ay nasa 14%. So dito pinapakita yung business ay nag-i-evolve, yung brand ay nag-i-evolve because of expansion sa Luzon area at dahil sila ay strong player sa Visayas at Mindanao. And I think in the next coming 2024, we can expect and magugrupa ang kanilang market share because of their aggressive expansion. Noong 2022 alone, ang kanilang revenue ay tumaas ng 30%. Ang profit margin ngayon ng Price Corporation ay nasa 10%. Samantalang ang industry's average ay nasa negative 0.2%. Pinapakita dito sa atin na mayroong pricing power ang kumpanya. And also, kayang i-replicate yung kanilang business model na dinala sa Luzon. So I think it's safe to say na kaya nilang i-replicate yung kanilang business success from Visayas at Mindanao to Luzon. Now, ang pangatlong tanong na kailangan nating masagot, check to see the company stills room to grow. Kung meron pa bang i-improve ang company, noong 2022, ang pinakamayroong malaking market share ay ang Petron na nasa 21.1%, susundan ng Liquigas na nasa 20.62%, and also susundan ng South Pacific na nasa 15.46% and Price Corporation na nasa 13.8%. Ayon sa pinaka-latest report ng Department of Energy, ito ay pinabis ng PhilStar noong October 23, 2023. Among sa apat na mayroong pinakamalaking market share sa LPG business, ang Liquigas lamang ang bumagsak ang market share, nasa 19.14% na lamang. Pero yung tatlo dito ay talagang tumaas ang kanilang market share. And also, ang demand ng LPG ay tumaas ng 4.9% year-on-year on the first semester of 2023. And I think in the next coming years, tataas pa rin ang demand ng LPG business because sa dumadami ng population natin and also
dumadami din ang nagkakaroon ng pamilya. At dahil dito, tumataas ang demand ng LPG business sa ating bansa. Ang pang-apat na tanong na dapat nating masagot, find out whether the PE ratio of stock is at near the growth rate. Ang PE ratio ngayon ng Price Corporation ay nasa 5.3 times. Samantalang, ang past performance na kanilang earnings growth rate ay nasa 6%, earnings per share growth rate ay nasa 7.5%. Dito pinapakita na mas malaki pa rin yung past performance growth rate ng company kumpara sa kanilang PE ratio ngayon. At hindi lamang yon, may forecast ang mga analyst dito sa company na in the next coming 5 years, mayroong growth rate ang company na nasa 16%. Pinapakita din dito also na mayroong pang room to grow itong business na nire-review natin. And sa pang-apat na question, nasa big check din tayo dito. Ang panglimang question na dapat nating masagot, how much of the stock is owned by individual insiders and institutions investor? Now, according to ownership breakdown ng Price Corporation, ang institutions ownership ngayon ay nasa 1.3% lamang. That's a very good and positive sign. Why? Because ayaw nating makita sa isang company na nire-review natin, ang institutions ownership ay nasa 50-60%. At hindi lamang yon, ang individual insider ownership ng Price Corporation ngayon ay nasa 4.7%. So ibig sabihin, strong ang management ng company. So kumbaga meron silang strong belief na yung company nito ay mag-grow pa in the next coming years. Ang ayaw naman natin makita no, kapag tayo mag-i-invest sa isang kumpanya ay walang individual insiders na bumibili. Tama nga naman, ikaw ba, kung bibili ka ng isang company pero yung mga namamalakad nito ay hindi man lang bumibili, that's the sign na walang tiwala ang mga management sa isang kumpanya. Kumbaga, the chef doesn't eat, it's cooking. Pero dito sa Price Corporation, nasa 4.7%. So sa limang question na kinategory ni Peter Lynch, nasa limang check din ang Price Corporation. Kung maglalagak ako sa isang kumpanya, gusto ko munang masagot ang tanong na ito. Saan-saan ba nanggagaling ang source of revenue ng GT Capital Holdings? Now, based sa 2022 report nila, ang mga pinagkukunan ng revenue nito ay nanggagaling sa automotive, real estate, financial institution, infrastructure, and other services. In 2022, majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nanggagaling sa automotive segment nila. So 87.4% nanggagaling dito. Now, itong sector na ito, itong automotive industries na ito, ito isang cyclical industry. Now, pag sinabi natin cyclical industry, so ibig sabihin may mga panahon na ang mga presyo ng stock na to ay talagang matataas, may mga panahon na talagang bumabagsak din ang kanilang presyo. So ang best example nito, usually ang mga cyclical stock, sumusunod nito sa ekonomiya natin. Kapag ang ekonomiya natin ay magandang tinatakbo, ang mga cyclical stock ay maganda rin ang tinatakbo. Kasi usually ang mga consumer, maraming opportunity or mga job opportunities na nagkalat sa ating bansa. In majority, kapag dumadami ang income natin, makakabili tayo ng mga luxury item like kotse and anything na mga mamahalin. No, kapag ang ekonomiya naman natin ay bagsak, distress, ang mga consumer naman nito ay talaga magtitipid at magtitipid. Kaya makikita natin kapag ganoon ang nangyayari, ang mga cyclical stock bumabagsak din ang presyo. Why? Because ang mga consumer ay nababawasan yung pag-spend nila ng katulad ng kotse, hindi muna sila bibili kasi tight yung budget. So ganito gumagana yung cyclical stocks. Kaya dapat kung mag-invest ka sa kumpanya, dapat maiintindihan mo muna kung saan kategory ba ng stock na babagay ang paglalagakan mo. Ngayon, kung itong JT Capital Holdings ay isang cyclical stock kasi majority ng kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa automotive segment nila. May mga tanong ako na dapat munang masagot bago ako maglagak ng pera sa kumpanyang ito. Ang unang tanong ay magre-revolve ako sa business condition ng kumpanya. Now this 2023, sa kanilang third quarter alone, ang kanilang profit ay tumaas ng 102% year over year, amounting to 6.6 billion pesos. During the 9 month of 2023, ang kanilang total na net income na ay nasa 23.3 billion pesos. At tumaas ito ng 105% year over year. So ang pagtaas ng kanilang profit, because lahat ng kanilang segment ng mga pinagkukunan ng kanilang income ay talagang maganda ang pine-perform, especially pagdating sa Toyota na ang kanilang income ay tumaas ng 196% year over year
in the third quarter of 2023 alone. And pagdating sa Metrobank, ang kanilang income ay tumaas ng 39% year over year. And another information sa Toyota Motors Philippines, sila ay on track na malampasan yung kanilang record sales volume na umabot ng 183,908 units na nabenta noong 2017. At ngayong 9 month of 2023 lamang, ang kanilang volume or nabenta na units ay nasa 144,232 units na, accounting to 78.4% of the full year record high. And also, ang kanilang net income ay on track din na malampasan at magkaroon ng new record high. And during the 9 month of 2023, ay nasa 83% of its full year of 2017 profits. And another catalyst sa GT Capital Holdings, pagsapit ng second half of 2024, target nila na mag-reintroduce ng bagong model ng Tamaraw. Toyota now says it will produce the next generation Tamaraw in its Santa Rosa plant in Laguna starting in 2024. During the Japanese carmaker's 35th year anniversary celebration in the Philippines, Toyota chairman Akio Toyoda announced the company aims to continue providing economic opportunities for the Philippines and Asia as a whole. He added the concept of the new car was developed to fit the needs and lifestyles of potential owners. This represents an additional investment by Toyota of 4.4 billion Philippine pesos. So when I say I'm committed to the Philippines, you can count on me to put my money where my mouth is. Na ang Tamaraw ay nakaposition as an affordable and functional vehicle that is customizable for different uses including as a fins cargo, dry freight, refrigerated freight, police car, medical van, food truck, and transport vehicle. This catalyst a very, very positive sign para sa kumpanya, and this means na pinapalawak pa talaga nila yung kanilang market share pagdating sa automotive industry sa ating bansa. And also, para din matulungan na masustain yung growth ng company o yung growth momentum ng company over the period of time. Ang Toyota ay mayroong market share na nasa around 44% of total automotive sales in the Philippines. Susundan ito ng Mitsubishi na nasa 12.78%. Yung best-selling car models na nabenta noong 2022 ay ang Toyota Vios na nasa approximately 35,000 units sold in 2022. And the top 6 leading car models were also Toyota brand, making the Toyota the market leader in the Philippine automotive industry. Ngayon, inisip ko, paano ko ba matitik advantage ang current situation ng mga REIT stock sa ating bansa ngayon? Pagdating sa industry trends, ang office REITs ang merong pinakamalaking pagbagsak sa loob ng isang taon, nasa 14.96%. Now, nang tinignan ko yung kanyang valuation dito, ang forecasted dito in the next coming 5 years ay mag-grow daw ito ng 45%. Samantala, ang kanilang PE ratio ngayon ay nasa 17.2 times. Pinapakita dito na very, very undervalued ang mga office REITs. Itong strategy na to ay nakuha ko kay Warren Buffett. Noong 1988, na nag-struggle ang Coca-Cola at ang presyo ng Coca-Cola nun ay bumagsak to $3.24 per share, at si Warren Buffett ay nag-start mag-accumulate ng shares sa Coca-Cola Company. Now today, ang annual dividend na binibigay na ng Coca-Cola ay nasa $1.84 per share. Now kung kukumpute natin ito, mayroong dividend yield na nare-receive every year si Warren Buffett na 56 or 57%. Imagine this guys, no? 57%. And according to the rule of 72, so every 2 years, magdodoble ang kanyang investment. So ganito yung ginagawang strategy ni Warren Buffett sa mga dividend stock. Itong strategy na to, in-apply ko din, no, sa aking investment portfolio. Guys, ang ginawa kong strategy noong 2020, and same sa field rate ngayon, ganito rin ang gagawin ko. Noong 2020, ang dividend per share lamang ng DMC ay nasa 48 centavo. And ang aking average price ng binili ko ito ay nasa 3.53 pesos per share. Noong kung i-divide ko ito, meron lamang akong 13.5% na dividend yield.
Nang time na to, tinanong ko ang sarili ko kung ang dividend na ibibigay ng DMC ay bumalik sa 2019 nila na nasa 96 centavo, magkano bang makukuha ko na dividend yield? So meron akong makukuha ang dividend yield na 27%. E magkano na ang dividend na binibigay ngayon ng DMC? Nasa 1.4 pesos per share. So ngayon ang aking dividend yield na nakukuha sa DMC ay nasa 39%. So according to the rule of 72, mangangailangan lamang ito ng 2 years bago ma-recoup ko ang aking investment. Then napaisip ako, worth it ba na i-take ko yung risk ngayon and maani ko yung future dividend sa company ito? And truly enough, naging successful ang aking pag-invest sa DMC. Today, ang aking dividend income na dito ay nasa 100%. So assuming na mag-continue yung dividend na ibibigay ng DMC in the next coming 2 years, ang aking dividend income ay magiging 200% na ito. So ito yung kagandahan kapag nag-i-invest tayo sa mga company nagbibigay ng dividend and also bumabagsak yung share price. So ganito yung ginagawa kong strategy kapag mayroong mga bumabagsak na dividend company. Again, gagawin mo lamang ito kapag nagbibigay ng dividend ang isang company. And also, kaya pa niyang mag-bounce back in the next coming years. Now sa case ng PhilReit ngayon, ang dividend yield niya ngayon ay nasa 10.28%. Now according to the rule of 72, so kailangan ko lamang ng 7 years na antayin bago madoble ang aking investment galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong PhilReit. Ngayon, ang case study ko ngayon sa PhilReit, what if ang kanilang dividend na ibibigay ay bumalik ulit sa 46 centavo per share? Ang aking dividend yield na makukuha na ay nasa 16.78%. Now according to the rule of 72, so mag-aantay lamang ako ng 4.29 years bago madoble ang aking investment sa PhilReit. Galing lamang sa dividendo na ibibigay nitong company, hindi pa kasama dito ang capital gains. Seven-Eleven is more than just a convenience store. It is a cornerstone of accessibility in the Philippines. Kung maglalakad tayo along the street, most probably may encounter mo ang iconic na green and orange signage. And sa pamamagitan nito, mapapatanong ka kung gaano ba kalaki ang market share ng 7-Eleven dito sa Pilipinas. At ayon sa pinakalatest na data, ang leading convenience stores dito sa ating bansa by number of stores ay ang 7-Eleven na mayroong total store na nasa 3,323, susundan nito ng Alpha Mart na mayroong 1,400 at pangatlo naman ang Uncle John's na nasa 443 stores. Kaya naman ang 7-Eleven ay naka-strategically positioned dahil sa kanilang iconic strategy, which is 24/7 silang bukas, 7 days a week. And another strategy na ginagawa ng 7-Eleven, most of the time, ang mga bagong bukas na 7-Eleven ay nilalagay ito malapit sa mga BPO company. Because kapag nagbe-break ang mga employee ng mga BPO company, ito yung go-to destination for quick snack, cold drinks, and even essential items. The strategic placement of these stores contribute not only to convenience but also to the financial success of this company. Alam mo ba, nung una silang pumasok dito sa Pilipinas, noong 1984 hanggang 2010, ay meron lamang silang 500 store na nabukas dito sa ating bansa. Dahil ito sa geographical condition ng ating bansa. Now para sa akin ang dahilan nito, in order to become successful para sa kanilang logistics, kailangan nila magtayo ng maraming warehouse. Why? Because tayo ay archipelago. Hindi katulad sa ibang bansa like Thailand and many country, kailangan lang nila ng konting warehouse pero maraming store ang makikinabang. Hindi katulad sa atin, tayo ay inter-island. So kailangan sa bawat warehouse mayroong mga specific na mga store na payang supplyan nito. And kung titignan natin, sa pamamagitan ng gantong strategy ay magiging effective ang pagpapatakbo ng company. Kaya naman from 2010 to 2013 nang na-master na nila yung gantong strategy, na-achieve na nila yung pang 1,000 stores nila. And noong 2017, na-achieve na naman nila yung pang 2,000. And noong 2021, na-achieve na nila yung pang 3,000 store ng kumpanya. And alam mo ba, na-target ng kumpanya na mag-open every year ng 400 stores sa Pilipinas, at ang medium goal ng 7-Eleven ay magtayo ng 5,000 stores sa taong 2026. And for me, very very beneficial yung ginagawang strategy ngayon ng 7-Eleven na maglagay ng mga ATM and also mga bills payment sa kanilang operation. Kasi hindi lamang mga goods yung mga binibenta nila, and also meron din silang mga services na ino-offer ngayon sa loob ng store ng 7-Eleven. And as of today,
meron na silang 2,766 na ATM na nakadeploy at merong 76% coverage ng 7-Eleven. Ang mga pinagkukunan ng revenue ng Philippine 7 Corporation ay nanggagaling sa merchandise, franchise, service, other, interest, and rental. But as of 2022, majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa merchandise segment. Nasa 89.3% nanggagaling dito. Ang Philippine 7 Corporation ay lumago ang kanilang revenue ng 41.54% at ang kanilang net income ay lumago ng 546.19% over the past year also. So sa highlights na to, pinapakita yung turnaround ng business over the past